Ito nga ba ang posibleng dahilan ng Los Angeles Lakers kung bakit nga nila tinraid itong ang CTHT at ginawa si Patrick Beverly? Ayon sa isang The Athletic reporter para nga sa Lakers na si Jovan Bua, mga idol, na ang projected salary nga daw ng Lakers for next offseason ngayong wala na si Talen Horton Tucker sa kanilang payroll ay 88.9 million na lamang. At mga idol, ang salary cap nga for next offseason ay 133 million. Ibig sabihin lang nun, mga idol, ay nagkaroon ng flexibility ang team ng Los Angeles Lakers para nga next summer, para nga sa mga moves na pwede pa nga nilang gawin. At ang possible na nakikita nga rin ito ni Jovan Bua, mga idol, ay ang pagguha nga kay Kyrie Irving na nag-express na ng desire sa pagsali dito sa Lakers team. At ayan nga daw ang posibleng dahilan, mga idol, kung bakit tinraid nga itong si THT, si Stanley Johnson kapalit ni Patrick Beverly for flexibility. Sa trade nga kasing ito ay nagkaroon nga sila ng $44 million na kanilang pwedeng gastusin next offseason. At mga idol, kayang-kaya na nga nilang isign dyan itong si Kyrie Irving. At ayan nga daw ang isa sa pwedeng maraming posibleng dahilan ng Lakers kung bakit nga nila ginawa itong trade na ito. Pero anyways, mga idol, ano bang opinion nyo dito? Sa tingin nyo ba ito talagang dahilan ng Lakers? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ito nga ang best offer nga daw ng Celtics para nga dito kay Kevin Durant. In-offer nga daw nila itong si Jaylen Brown, Derrick White at isang first round pick. At mga idol, siguradong hindi papayag ang Nets dyan. Napakalayo nga sa kanilang hinihingi na multiple first round pick. Kaya nga hanggang ngayon ay nakatenga pa rin itong si Kevin Durant at walang ganap, walang pag-uusad, walang progreso sa kanyang trade request. Pero nga mga idol, ngayon ay pag-usapan pa rin natin ang isang player pa rin ng team ng Brooklyn Nets na si Ben Simmons. Dahil nga raw merong mga talks, merong pag-uusap na itong si Ben Simmons ay maaaring maglaro sa center position. At alam nyo ba, mga idol, may nabasa nga akong article nung nakaraang mga araw. Naalimutan ko na lang saan ko nabasa. Pero sinabi doon, mga idol, na bad decision nga daw ang ginawa ng Sixers nang palaruin nila full-time ito ang si Ben Simmons as a point guard. Dahil mga idol, dapat nga daw sa kanyang natural position na small forward, power forward at minsan sentro. At mga idol, ang kanilang ang reasoning, ang kanilang dahilan kung bakit doon nga daw sa posisyon na yon si Ben Simmons maglaro ay dahil katulad nga daw ito ni LeBron James ng laruan. Nakita naman daw natin kung gaano ka-effective itong si LeBron James sa small forward, power forward at pati na rin si center position last season. Kaya nga mga idol, ito nga ang balak na gawin ng team ng Brooklyn Nets na I think, mga idol, na magiging beneficial nga. Magiging maganda para kay Ben Simmons dahil magiging natural na nga ang kanyang posisyon sa court at magiging komportable na rin siya. Pwede pa rin naman siyang humawak ng bola kahit power forward at center na siya. Kaya naman, siguradong very exciting ako mapanood, mga idol, ang team ng Brooklyn Nets itong si Simmons kung mag-iiba na nga siya ng posisyon. Pero anyways, mga idol, yan ay lamang din muna para sa ating mga balit ng NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!